Hi guys, ako nga pala si Nick at ito ang Nick Creation Channel. So ang content natin ngayon is about Pepo Paradise. So gawa tayo ng follow-up video dun sa na-release natin. So ano na nga ba yung nangyari dito mula nung kinontent natin to? And ano na yung mga NFT na nakuha natin dito so far? So dito nga guys sa left side ko, makikita nyo guys yung pinaka-gameplay nito. So dito nga magkakaroon ka ng island and then pwede ka magkaroon ng pets na tinatawag nila na Pepo, generic name nun. And in the future, meron pang mga ibang collectibles na ipapasok din nila dito. So more on collaboration to with other NFT collectibles. Imbis na maging static lang yon, pwede mo pa yon mapakinabangan dito sa space na to. So itong game na to is inabangan talaga natin dahil nga gagawin to ng isang award winning game studio globally, yung Finifugu. And ito rin yung first time natin na maglalaro ng game na nasa Avalanche. Kaya nga guys, dito sa upper right ng video na to, makikita nyo guys yung sinalihan nila na Avax Hackathon. So dito guys, kailangan nila ng mga boboto sa kanila para rin sa part ng criteria para manalo sila dun sa competition na yon. And then meron silang Glim Link. Kapag bumoto tayo tapos tinik natin yung mga task doon sa Glim Link, so pwede tayong maka-earn ng whitelisting spot. So para saan ba yung whitelisting spot na yon? So first time nila magre-release ng mga NFTs na related sa Pepo Paradise. Ito nga yung chick list. Ito yung mga unang mga pet na lalabas dun. So, ito yung nakikita nyo sa taas na parang mga, ano ba, Tweety Bird style. Pero may mukha. So, yun yun, guys. Pero syempre, guys, as usual, so hindi to financial advice. So, make sure na mag-research tayo sa mga project na papasukin natin. And handa tayo kung ano man yung mga risk effect kapag pinasok natin yung mga projects na gusto natin. Alright, guys. So, tingnan na natin ano na yung mga recent updates. Okay, so nandito tayo ngayon sa Twitter nila. So meron na silang ngayong 19k followers. So nakikita ko talaga to na organically pinapalaki nila to. And ang ginagawa nila dito is nakikipag-partner sila sa iba pang mga NFT projects, other metaverse or other NFT collectibles. So guys, tanong natin yung Discord channel nila. So ano na bang nangyari dito? So dito guys, makikita natin na ang total members nila is 18k pa din. And dito sa part na to ng channel is makikita natin yung lahat ng mga partners nila from Lil Blobs World. So isa to sa mga magiging Pepos nila. Yung Pepo kasi guys, parang yun nga yung generic term nila sa mga pets. And then yung mga brands naman, so ito na nga yung Lil Blobs World. And then kung kunwari kung yung Axie Infinity makipag-integrate sa kanila, then yung mga Axie naman yung brand na magiging part ng mga pets nila. And then second one is yung Kumo X World. So itong mga cute na mga art na to, so magiging part din yan ng Pepo Paradise. Yun yung papakainin mo and then mangingitlog or magbibigay ng mga tokens in the future. And then yung Catabolics, so meow, so yun din yung parang magiging isa sa mga Pepo nila. Itong Clementine's Nightmare, so kung gaano ka-3D yan, so i-convert nila dito sa style ng art nila sa Pepo Paradise. And then yung Scholars, so ayan guys, nakita nyo dyan. And then yung Project Gajira, so ganun din guys. And then itong Dreamland Genesis. And then I think isa to sa mga recent nila, yung Wonder Pulse. So ito yung cute na NFT na yan, magiging pet din yan sa Pepo Paradise. And then yung Alpacadabras, so ganun din guys, nakipag-partner sila dyan, magiging playable NFT kayo. Isa lang sa mga reason ng video natin na to is, yun nga guys, luckily nakakuha tayo ng ticket pass. So yung ticket pass na to parang around $200, 10,000 pesos. Pero kapag tiningin nyo guys yung pricing nito sa mga collection, kung magkano yung minimum nila, ang floor price nila is 0.185 Ethereum na. So nasa mga 30,000 pesos na yan. So $600 na. Actually guys, pataas ang pataas yung floor price dito. Kasi nga guys, ang background nito, yung Paradise ticket is an NFT collection of 1,000 designed to reward our earliest supporters in the Pepo Paradise community. So tickets provide various privileges to holders to ensure that they have a frictionless experience in participating in our future NFT sales and grant early access to the Pepo Paradise gameplay. So isa sa mga nagpa-hook sa akin dito guys is yung Pepo Paradise is a cross-chain social petaverse sa mga NFT na ma-own mo. And then with a novel feed-to-earn ecosystem built on Avax by an award-winning gaming studio. So yun nga guys, so exciting yung mga experience na dito. And alam ko, kapag meron ka nito, yung mga i-release nila na
Pepo, which is yung unang-una nga sa lahat, yung chick list. Parang mga sisiw na nakita nyo kanina na sample natin. So, yung mga may hawak nito, matik na kagad, whitelisted ka na doon sa mga NFT na yon. So, going back dito guys, sa Twitter nila, makikita natin na meron lang 3,888 na chick. So, ito yung mga i-release ng Pepo Paradise, unang-una. And then, ang presyo is 0.08 ETH. O, imagine sa mga unang namimint, diba? Automatic naman yan kapag may potential yung project mo, tumataas din kagad yung floor price niyan. So guys, makita natin dito na sa NFT Investment 101. So syempre, important doon is yung art style. So kung mahilig ka sa cute, kung mahilig ka sa 3D, so depende yun sa'yo guys. And then, tingnan din natin yung market size. Kung tingin natin, may potential ba yan na lumaki. And sa nakikita ko guys, since nakipag-collab sila sa ibang mga metaverse or ibang mga projects, so may possibility naman na auto-marketing yun, diba? And auto-combine ng mga communities. And then, artists and the team competence. So nakita naman natin na award winning talaga yung team na yon. So meron na silang testnet, so eventually marirelease na yun, and kapag may ticket pass tayo, pwede tayo mag early access doon. And then yung community, so organically ginugrow pa nila yan, pero pag tumatambay naman ako doon, nakita natin gaano rin ka-active yung mga tao doon sa community nila. And kung meron din silang mga backers, syempre okay din yon. So at I think naghahanap pa rin sila ng mga backers. And in terms of the NFT strategy, di ba, kung makakabili tayo sa minting, so sure tayo na kung gusto natin na siguro i-sell yung iba doon, and para makabalik lang tayo nung puhunan natin, and then for the rest pwede natin i-keep long term, laruin natin, so pwede rin yun. So depende yun sa strategy, pero ayun, so far tingnan natin yung journey natin dito, and i-share ko na lang sa inyo ano pa yung mga mangyayari. So balik tayo dito sa Discord nila sa mga important dates. So yun nga guys, magsisimula na yung minting ng checklist sa mga nananalo dun sa mga giveaways nila, mga palaro nila sa community. So itong nga yung checklist. And then pag ticket holder ka naman, so matik nga yun kasi yun yung mga early adopters, yung mga 1,000 holders ng mga tickets na yun. And then ang minting nga nito is maglalast lang ng 22 hours sa April 20 around 3 PM ng time natin. And then sa April 21 naman, so para sa mga OG raffle mint, so 22 hours din. April 22, so yun nga yung public mint, pero feeling nila baka wala nang mga leftover supply nun. Ganun sila confident sa project na ginagawa nila. Alright, so kung gusto nyo naman na maging OG, so ito yung mga pwede nyong gawin. Nandito yung mga information sa mga activities, and then nandito rin yung ibang mga integration partners information nila, like yung Wonder Pulse, and then yung AMA naman. So nagkaroon sila niya nung April 5 and 8, and then kasali nga sila sa Hackathon at Asia. Yun lang naman guys, so ito yung mga information na gusto nating i-share. Kung meron kong mga malabo and meron kayong mga gustong i-confirm, so guys, pwede kayong mag-join sa Discord or pwede nyo rin ilagay sa comment section. And kung tingin nyo guys helpful yung content na to, huwag nyo nang kalimutan na i-like yung video na to, and mag-subscribe na rin kayo guys para maging updated pa sa mga videos na i-release natin. So hanggang dito na lang muna. Thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye!